maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Puyco. Dito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating guest co-host, si Dr. Lina Policarpo. Hello po! Hello, Miss Amy. Good morning at salamat sa pag-imbita mo sa akin ulit sa araw na ito. Nako, Doc. Lagi naman, pagka ganito mga topic, ikaw talaga hinahanap ko. Oh, hindi ko nga alam bakit naging ano na ako, maging malapit na ako sa damo. And nakakatuwa, sabi ko nga, palaki ng palaki yung damo na pinag-uusapan natin. At sa pagkakataong ito, ang pinakamatanda at pinakamatangkad na damo ang pag-uusapan natin. At yan ay ang kawayan or bamboo. Opo. Ako, itong usapang kawayan natin, at sigurado ako maraming mai-inspire. Kasi ang kawayan po sa ngayon ay hindi lang talaga pang furniture eh. Ito ay solusyon din po sa pag-save sa ating inang kalikasan. Kaya ako, abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Lina! Ayan, magkasama na naman tayo. Sabi ko, oo, nga. Damo ang napag-uusapan natin. Oo nga, pero ang maganda dito, Miss Amy, palaki ng palaki ang damong pinag-uusapan natin. Yes. At sa araw na to, yung pinakamalaking damo ang pag-uusapan natin. At nabasa ko, ito yata yung pinakamatanda. Eh, ewan ko kung tama yun. Ito yung pinakamatanda, pinakamalaking damo. So, sino ang ating guest ngayong araw na to? Opo, Doc, alamin natin kung tama yung pinakamatanda at pinakamalaking damo. Kasama ang ating guest, siya po ay multi-awarded social entrepreneur, food scientist by profession, servant leader, climate change advocate, bamboo king, and community and nation builder by passion. Siya din po ang CEO, pero mas gusto niya tawagin na CEF. Yan, kasi Chief Executive Farmer ng Bambuhay. Kasama po natin Sir Mark Sultan Gersalba. Hello po! Hello, magandang umaga sa inyo, Miss Amy, Miss Lina, and sa ating mga taga-panood, magandang umaga po sa inyong lahat. Sir, ayan, sisimulan ko na. Kasi pag-uusapan natin yung pinakamatanda at pinakamalaking damo, pero mamaya mo na yung sasagutin. Nabanggit ko kanina yung Bambuhay. Ayan. Ano po ba yung Bambuhay, sir? So Bambuhay, nanggaling siya sa salitang Pilipino na hanap buhay or livelihood, habang buhay or sustainability, buhay or life, and mabuhay that symbolize the Philippines. So doon siya nanggaling. So it was started with a vision before to help the farmers to be out of poverty. So nanggaling yung vision na to is when we just started sa Sulu. So doon siya nanggaling, cause we nagkakanda kami lagi ng training sa Sulu since 2013, and then na-realize ko nga bakit kaya laging yung mga tinetrain namin ng mga kabataan umaalis sa kanilang lugar sa Sulu. So sabi nga ng mga kabataan, we've been here for almost how many years, and and we really want peace. At doon na nga, kasi we really want to address, nakita ko kasi the vision na nakita ko yun na if in case maunlad yung isang lugar, less yung insurgency. So that's why sabi ko, okay, while we are going to start, sabi ko, mag-establish kaya tayo ng something here na kung saan magstay yung mga kabataan dito. And yeah, Bambuhay was
born. So doon siya nagsimula, kaya lang hindi kami natuloy muna nung mag-start na sana kami noong 2018 sa Sulu. It's because of the ongoing insurgency in the area. So 2018 lang nag-umpisa ang Bambuhay? Yes, officially 2018 talaga siya na registered. Oh, ang bilis ha. Tapos narinig ko kanina kay Miss Amy, multi-awarded na ang Bambuhay at this point na despite the pandemic, 'di ba? Ang galing. Yeah, kahit papaano with the vision, parang na-materialize kasi lahat, like during that time kasi the plastic pollution is real, grabe yung campaign since 2016, and very timely nung ni-launch namin yung produkto, which is the first product kasi that we have is the bamboo straw. So we really want to address yung different social and environmental issues that we have. Like we have social, poverty, insurgency, and in environmental naman is all about the plastic pollution, which is yung campaign about plastic straws during the time is very strong. So that's why inspired from my childhood, kasi I came from a very poor family, I think some people can relate, Doc Lina can relate on that, yung sumpak, yung bamboo na ginagawang baril-barilan. Yes, inspired from that from the childhood. So sabi ko, why not we are going to gawin natin tong bamboo straw. Atong sumpak na to, gawin nating bamboo straw. Kasi nung childhood kami ginagamit, pag nauuhaw kami, ginagamit namin siya na pang-inom sa mga spring. So yun, so came from that childhood memory. So we developed the bamboo straw. Cause Bambuhay started the bamboo revolution here in the Philippines as an alternative for plastic. So Mark, sa Sultan Kudarat, maraming bamboo. Kaya mo yes naisip po din na, okay, yes. So hindi kayo nagtatanim or paano ba to? Meron kayong farm? So ngayon is kasi nag-i-increase din yung namin, nag-i-increase yung demand namin. So nagsa-start na rin kami ng pagtatanim in order na ma-cater yung market. So currently we have a target to have in our agroforestry concept planted with 200 bamboo and 200 native and endemic trees in every hectare. So we have that vision that we are going to plant 1 billion bamboo by 2030. Wow. So that's part of our that's part of our reforestation effort. Because what we are doing is not really the typical na parang plantation or a bamboo plantation, but what we are strategy namin dito in order that the forest will thrive, the bamboo will serve as the livelihood, and the trees will continue to grow. Yes. Oo, alam ko, ang pagkakaalam ko, napakaraming varieties ng bamboo. Hindi ko alam ano yung mga present in the Philippines. Pero kayo ba, are you geared towards only one variety of bamboo? O iba-iba yung tinatanim natin in various, alam ko, in various areas of the Philippines na kayo, di ba? Hindi lang Sultan Kudarat. Yes, we have thousands. We have thousands of varieties of bamboo. Na bamboo dito sa Pilipinas. So like for example with our for the bamboo straw, we have a specific species na ginagamit chan, which is the buho. So it is endemic in Nueva Ecija. So kasi nandun yung production namin ng bamboo straw. So for the plantable bamboo toothbrush naman that we just launched this year is we use the bamboo tinik. Have bayog, giant bamboo. Giant bamboo, and we have the bolo na tinatawag natin. So we have that five species talaga na inaano namin na very meaning ito yung mga ginagamit namin, and ito kasi yung mga bamboo din na in terms of strength and in terms of quality is napakaganda ng mga kalidad ng mga bamboo na to. Papasok po yung tanong ni Doc Lina kasi nabanggit mo yung giant bamboo. Tama ba na yung giant bamboo? Ito yung laking grass at ito yung pinakamatanda. Actually, pinakamatangkad. Hindi siya pinakamatanda. Pinakamatangkad. Yeah, because this is the fastest growing plant. Tallest grass. Yeah,
aside from tallest grass, this is the fastest growing plant in the planet. So this is the tallest grass. Like, umaabot siya ng around 40 feet. 40 feet. So ito yung mga pwedeng gamitin. Oo, ito yung pwedeng gamitin na scaffolding. Ito ba yun? Nakakakita ako sa Taiwan ng ganon eh. Uh-oh. Yeah, pwede siyang gamitin doon. Pero dito sa Pilipinas, ginagamit namin siya for our bamboo toothbrush. Yung plantable bamboo toothbrush. Sir, dami mo magagamit sa bamboo toothbrush, ha? Exactly. Kasi, di ba ang toothbrush ganyang kahaba? Yes, yes. Sulit na sulit yung bamboo na yun. Speaking of toothbrush, kasi nakakita na ako niyan, yung brush mismo, bamboo din ba yun? So far ngayon, we use PBT. Though PBT is also a biodegradable material. Mm-hmm. But now we are developing bamboo a fiber made from bamboo fiber. So nagde-develop kami ng bristles made from the bamboo fiber. Wow, that's galing, ang galing. I mean, bakit, alam ko sabi mo inspired by your childhood and pero bakit bamboo yung iyong napagtuunan ng pansin? So nung pinag-aralan ko kasi all about bamboo kasi dito sa Pilipinas when we talk about bamboo kasi is mahirap ka. You are poor. Kung nakatira ka sa mga bamboo house, diba ganun yung ano natin dito, ganun yung tingin ng mga tao pag bamboo is it is a poor timber. Okay, yun yung. And then nung pinag-aralan ko siya, all about bamboo. Bamboo is the best plant for climate change mitigation as it captures more carbon dioxide than any other plant. It releases more 30% more oxygen than ordinary stands of trees. And it's good for soil erosion, prevention, for flash flood. And yung ano niya yung quality in terms of nutrition, sobrang ganda din ng nutritional facts ng bamboo kasi di ba kumakain tayo ng bamboo shoots. And so yun. So sobrang ano niya kasi, sobrang amazing niya nung na-discover ko. And nung inaalala ko nga, nung kabataan ko na sampo kasi kaming magkakapatid. Sabi ko, bakit kaya dati mahirap kami, halos wala kaming kinakain na bigas in a day. Pero bakit kaya matatalino kami? Like, we graduated with honors valedictorian and salutatorian sa 9 of us out of 10 magkakapatid. So doon ko nalaman that bamboo is very nice siya pala for brain development. Napaka-nutritious niya. Ah, sabi ko, ito siya. So doon ako nagka-enter. Sabi ko, ito siya yung isang reason kung bakit kaming magkakapatid is nagiging nakagraduate ng with honors and most of us valedictorians and salutatorian. So yun yung nakita ko. So aside from being a replacement doon sa plastic, sobrang nutritious niya. Kasi ngayon may ongoing kami na we are about to launch yung isang another product that we have which is the bamboo tea and flavoring. So which is bamboo? Sobrang ano niya, bamboo tea, as in iced tea. Yeah, okay. At mas masarap siya sa mga regular iced tea that we have in the market. Wow. So saan ang gagaling? Sa dahon? It came from the leaves. Yeah, galing siya sa leaves. So yeah, we extract the leaves. So nung pinag-aralan namin yung phytochemical, so nilagyan na namin ng science, phytochemical analysis, sobrang yun ang very good for brain development. May antiviral properties. Anti-cancer and yung for loose weight nakakatulong din siya and the best part of it balance and lower the blood sugar, so yun yung magandang component, no? So it's not just, so bamboo is not just addressing plastic pollution but it provides shelter, it provides food for us. Ngayon ko lang nabinig yung bamboo tea na yan. So, alin ba yung usbong o yung mature leaves na yung ginagamit? Yung mature hanggang sa usbong. Naaliw ako, Dok. Oo nga eh. Lahat ng lahat ng grass natin, parang miracle grass lahat. Wala ka itatapon. Diba? Correct. Ang galing. Natutuwa ako dyan. Sa creation. Sa creation kasi parang lahat 'yan available sa atin, 'di ba? Kasi yung ina-achieve kasi namin dito na walang matapon na resources. So we are working kasi in circular economy, like ngayon yung mga ano namin, like for example, yung product namin 'di ba nabanggit ko kanina, we have the bamboo straw, yung mga maliliit na bamboo, then yung mga malalaking pole is ginagamit namin for bamboo toothbrush, then yung dahon for flavoring and tea. Coming soon. Actually, may mga we are developing yung
bamboo cakes, bamboo ice cream, so yung mga ganong product aside from the tikos, we want to use it as as a flavoring. So we have so we really want it to utilize. Tapos sa production namin, lahat ng waste byproducts namin, pinaprocess din namin to activated carbon. Wow. Ang galing, bumalik ka sa yung food tech, di ba, ang iyong course. Yes. Bumalik ka doon, nagamit mo dito sa iyong pagkain ngayon. Ang galing, Mark. Dok Lina, meron din silang nakita ko bagong product ata ito, face shield? So we launched the face shield before, during the pandemic as our pandemic response. But nagkaubusan lang ng raw materials dun sa shield. So yun, naitigil namin yung yung production namin. But our new product talaga that we are now promoting is really the plantable bamboo toothbrush. So itong plantable bamboo toothbrush na to, this is the first toothbrush in the world na pwede mong itanim after 3 months mo na magamit. Tapos, ano mangyayari sa kanya pag tinanim mo? Pag tinanim mo, siya tutubo siya ng either Nara or tutubo siya na Acacia. So mga endemic and native trees, we are using endemic and native ng buto. Trees. Nilagyan niya ng buto! Yes, nilagyan namin ng buto sa loob ng toothbrush kasi we really want to create more awareness on it. All about this product na parang create awareness dun sa mga behavior natin sa consumer side kasi di ba parang ngayon pag yung plastic toothbrush natin okay lang tapon agad parang okay wala tayong pakialam but still parang if you are going to use this plantable bamboo toothbrush parang manginginayang ka kung itapon mo kasi ay pwede to siyang itanim parang ganoon so itanim ko na lang so nakatulong pa ako sa kalikasan. So what good thing for this is really pati yung pati yung packaging niya, walang glue. We never use glue kasi yung packaging will serve as a fertilizer. Yeah, together with the handle. So that's yun yung tinatawag nating circular economy na lahat-lahat hindi siya natatapon sa landfills but it end like our plantable bamboo toothbrush later on 2 to 3 years time or in just a month it will give a new life which is either a Nara tree or an acacia tree. Ang kinaganda pa nito, 'di ba nakikita natin sa toothbrush mayroong different colors. Mayroong red ganyan. So ang ginawa namin, we engrave with different endangered species. Like in-engrave namin siya ng turtle, eagle, deer in order na magkaalaman, like for example, 5 kayo sa bahay para malaman kung sino yung nagmamay-ari ng toothbrush. Like for example, kay Doc, okay, si Mama, pwede si Doc Mama Panda din yung mga anak niya o kung mayroong baby, si Baby Shark, mga ganon. Wow. So that's the, yan yung pinakabago naming produkto that we are promoting because this is really an innovation made from the Philippines. Nagawa ng Pilipino that we can really proud of to the world that we have this plantable bamboo toothbrush innovated by Filipino for the Filipino. So you're exporting the plantable toothbrush? Yes, we partially nag-export kami kasi Bambuhay kasi is before mas known kasi siya sa Europe, sa UK and the US than in the Philippines. Yeah. Nakakalungkot bang isipin but ganun talaga like doon kami nag-grow in those areas because we have a lot of exposure, media exposures and I'm so very thankful nga dito that Manila Times stopped to us kasi in order that we can also parang yung in terms of our reach is mas mapadami pa namin yung reach namin dito sa dito sa Pilipinas. Yes. Yeah, so we are exporting also because there's a lot of interest in other countries for this for this product. Kasi yung plantable toothbrush namin, we are about to export pa rin. Yung gagamitin din namin ng mga seed is endemic and native trees. Like for example, in Europe, ganun, hindi kami gagamit ng native trees ng Pilipinas kasi magiging invasive yan sa ibang bansa. So we are very careful on it na pag in-export namin sa ibang bansa, gagamitin namin ng mga seed na nakalagay doon is yung seed din na kung saan, like for example in Europe, kung ano yung mga seed na available or mga endemic and native trees in Europe, yun din yung gagamitin namin ng mga seed doon sa yung mga seed na ilalagay namin doon sa toothbrush. So tuloy-tuloy po ang aming usapan, pansamantala mag-iwi-wala muna kami, pero magbabalik po kami. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. The
Ibabalik ko ang Agria ko dyan. Kasama pa rin po natin si Doc Lina at Sir Mark para pag-usapan ang bamboo toothbrush. Hello po! Hello! Sir Mark, sabi mo kanina ipapakita mo sa amin yung sample ng inyong mga produkto. So yeah, so mayroon kami. Ito yung plantable bamboo toothbrush natin. So ito po yung pinaka-toothbrush. So kung titingnan ninyo dyan, in toothbrush is mayroon siyang naka-engrave. Ayan, this is Panda. Yung nakalagay dyan. And then mayroon din siyang casing. If you want to, pag nagbabiyahe ka, you can purchase this casing. Yan, nakalagay dyan, Panda. And also, we have, mayroon din kami in paper packaging. So yan, so naka-engrave din siya. And then sa likod, nakalagay yan dyan, plant me, I am a tree. Kasi pwede natin pwede siyang siyang itanim. So within this kung titingnan niyo nandito, so may nilagay kami na seed dito sa loob so that after mo siyang gamitin after 3 months, kasi that's recommended by the Philippine Dental Association na kailangan magpalit after 3 months. After 3 months you can use it, at para hindi nga siya magkaano, sa nabanggit ko kanina, para hindi siya magka-mold, so ganitong type of packaging yung pwede nating gamitin. Ayan, nakikita nyo sa ilalim, mayroon siyang butas para yung water is hindi siya naka-stuck dito. So ito yung ginagamit ko. So like for example, my toothbrush, yan, recommended ng PDA ha na 3 months, but still ito ginamit ko na ng almost kasi tinetest ko siya, ginamit ko na siya ng almost 5 months. Nang ginagamit yan, okay pa rin siya. Hindi pa rin siya nagmo-molds, napakaganda pa rin ng produkto na to, ng toothbrush na to. Ang galing, Mark, ang galing. So, meron kayong product na ganyan, yung plantable toothbrush, and then you also have yung mga pang-furniture ba? Most kami is, lahat ng ang product namin is, pang-replace ng plastic. Like bamboo straw. Yung straw pala, no? May straw. Yung straw, yes, Dr. So meron kayong tea, merong straw, merong plantable toothbrush. Ano pa yung abangan natin na innovations in the pipeline? So far, yung abangan talaga natin is the bristles nitong toothbrush na made from bamboo fiber. Dine-develop na namin to ngayon kasi we really want it na maitanim na siya lahat, pati yung bristles, na wala na talaga siyang waste. Though ngayon, pwede naman siya. Yung bristles is still okay because this is biodegradable material, so you can still include it. But still, we really want a more sustainable operation. So that's why we decided to innovate it into something. And of course, coming soon, kung ano pa yung mga nakikita ninyong single-use plastic dyan ng mga ng mga products. So we are going to develop different type of products as an alternative for single-use plastics, and those plastic na hindi talaga napapakinabangan. Ang pinaka gusto kong mapalitan talaga yung styrofoam. Ayoko nakakakita noon. Sana meron na kayong lunchbox. Ang ibibigay sa lunchbox or parang pandag doon, parang made of bamboo na packaging material to replace styrofoam. Yeah, coming soon. Malay mo, hindi natin alam, okay? That will be coming soon. The science that we have now, it is really possible to happen. Sir, saan available yung mga product natin? Okay, so ngayon, available, coming soon this September, available na siya sa Trinoma, sa Tambayan store. So we have a Tambayan store in Trinoma, and also it will be available in Mindanao, it will be available in Abriza. In Cagayan de Oro, it's available in Happy Earth store in Cagayan de Oro. And here in Davao, also in Ecos Refillery, here in Obrero, in Davao City, it's available. And we have some distributors. In Mandaluyong, we have distributors. And of course, if you prefer to shop via Lazada and Shopee, so we have also Lazada and Shopee. And coming soon in Ogo Local branches around the Philippines. So you can, it will be available in Ogo Local stores around the country. But we have also subscription model. So if you want na walang plastic packaging, kasi di ba pag nagsashop tayo sa Lazada, Shopee, may ang daming plastic packaging. So if you want, you can purchase directly to our Facebook page, and coming soon for relaunching in our website. So you can subscribe in our subscription model so that every year we can send you the toothbrush without the plastic packaging. Natutuwa ako.
Impressive. Yes, ako rin natutuwa. Alam mo naman ang aking ano rin, 'di ba? Love for Mother Nature. At natutuwa ako pag may mga ganito tayong naririnig na bagong produkto na hindi gagamit ng plastic. Ayoko din talaga ng plastic. So, I appreciate what you're doing, Mark. Mark, so sabi mo, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, merong mga native na bamboo species na tinatanim din ng mga partners ninyo. So, in terms of planting those materials, kayo ba ang nagsusupply ng planting material? Tapos, tinuturuan din sila magtanim? Can you give us an idea how it's done? So, ang ginagawa namin is we facilitate the community and let the community empower themselves and capacitate themselves. So, tinuturuan namin sila on how to do it. But kung paano yung magtanim, paano yung tamang pag-aalaga. So, hanggang ganun yung assistance namin. And yun na nga, yung isang assistance namin is yung for 3 years kasi hindi pa naman nag-generate ng income, is mayroon silang sa regular salary na around 10,000, more than 10,000 pesos monthly na nanggagaling sa amin habang nag-grow yung bamboo. Gano'ng katagal? So, 3 years from the... 3 to 5 years, yeah. Yung planting material hanggang lumaki siya, 3 to 5 years. Yes, and then after 3 to 5 years, tuloy-tuloy na kasi yung growth. So, every year, mayroon ka nang i-harvest. So, ang isang planting material, anong pwede man malaman anong distance isang niya? Planting material kasi that's around 5 to 7 meters away yung distance niya. Di ba kung titingnan kasi natin yung bamboo, isang beses mo lang siya itanim, then ang dami ka agad niyang, ang daming labong. Oo. Di ba? Ang daming labong na mag-sprout or the bamboo shoot. So, there is a continuity in terms of harvest unlike the other agricultural crop. Na like for example palay, di ba, pagka-harvest magtatanim ka ulit. One good thing with the bamboo is hindi ka na magtatanim kasi every year tumutubo siya, so tuloy-tuloy yung ano niya, yung growth niya. So after 3 to 5 years yung harvest mo din is tuloy-tuloy na kasi every year nga is nag-generate siya ng mga bagong bamboo shoot. May mga ano ba to, may mga sakit ba ang bamboo na kailangan bantayan? Yun yung kinaganda sa bamboo, because bamboo has natural antibacterial properties. So kaya niyang labanan yung mga different insects kasi mayroon siyang natural yon sa bamboo na mayroon siyang antibacterial. So wala tayong nakikita. Yes, wow, wala siyang sakit. Siguro mayroon lang, like for example yung labong, pero bibihira lang mangyari pag masyado, minsan pag masyadong smooth. Yung mga daga, kinakain ng daga, pag sobrang dami ng daga, pag wala na talagang source ng food yung daga, yun yung last end niya nakakainin. But that's super, very rare lang talaga siya na nangyayari. So it's really very, very resilient. Tapos, minsan iniiwasan din siya ng daga, because mayroon kasi siyang, di ba yung labong makita natin, minsan may pait, yung gano'n. Mm-hmm. So minsan hindi kaya ng daga nakainin yung pait na yon. So halos wala talaga siyang walang problema. Walang problema in terms of yung sakit or anything. Uh-oh. Na mga in terms of the quality of the soil, anong may kailangan ba siyang, may requirement ba siya na sunlight, yung mga tipong ganun. For giant bamboo, it should be at least 800 to 2,000 above sea level in order na maganda yung pagka-grow niya. Mayroon lang siyang ganong requirement. But with the rest of the bamboo, especially the kawayang tinik, it can grow anywhere. Ngayon nga, may sinusulong siya na ginagamit siya na reforestation effort for mining areas. Kasi yung sa mining areas naman, this is gagamitin nila for construction material kasi nag-extract siya. Nililinis niya, pinupurify niya yung tubig at pinupurify niya yung lupa. Okay. So, kunyari, may mag-a-apply sa inyong partner. May requirement ba kayo na minimum size ng lupa na kailangan? So far sa amin, in order na maging profitable talaga siya, at least 10 hectares. Wow! Malaki-laki. So, that's why ang ginagawa namin, we partner with the different indigenous people. Because they have the ancestral domain, they have the ancestral land. So yun yung, and sobrang lawak ng mga ancestral land na yon, na
yung iba is wala masyadong ano, wala masyadong pakinabang. Now since yung pinaka-target naman kasi talaga namin is the IPs to help them to be out of poverty. Yun naman yung pinaka-goal namin. So far ngayon with partnership, so we have that limitation with the indigenous people and the marginalized people, meaning mahirap sa lahat ng pinakamahirap sa lahat ng mahirap. That's our main requirement. So ako yung tanong sa inyo, ano yung mga challenges na kinaharap nyo para po dito? Kasi alam ko, sa amin kasi dito marami din kawayan. No? Pero pagka nag-harvest kasi ng kawayan, minsan natutuklaw ka ng ahas. Yung mga ganun bang insidente sa inyo? Or minsan so naman, kinukulang kayo ng supply ng bamboo? May yes, ganun. Yeah, sa kulang ng supply, yes, nagkakaroon, nangyayari talaga siya kasi nagkukulang talaga kami ng supply din. And in terms of tuklaw ng ahas, wala namang kaming insidente na nangyari yon. Actually, yung sinasabi nila na pag may bamboo is mayroong ahas, actually that's yes. a myth. That's another myth, okay? Hindi siya totoo. Ang nangyari lang, especially sa mga palayan, dahil bamboo na lang yung naiwan doon na habitat ng ahas, kaya siya pumupunta doon. Pero hindi niya talaga yung natural habitat. Wala lang siyang choice kasi nga ginawa yung palayan is nataniman na lahat ng palay. Di ba? Usually sa mga palayan may nakikita tayo na bamboo. Marami ganun. So ayun, napipilitan yung state na pumunta doon, na doon tumira kasi wala na siyang natural habitat. So yun yung nakakalungkot na part pagdating doon sa mga ano, sa mga snakes. So hindi po totoo 'yon na ganun po yung ano, ganun po yung scenario. And of course, a lot of challenges like last year with the COVID, like yes. we lost almost 50 million pesos yung na-loss namin kasi before pandemic yung pinaka ano talaga namin na produkto is the bamboo straw. Yun yung pinaka saleable namin na product talaga. And here comes the pandemic comes, nung dumating yung pandemic, so lahat nagsara yung mga restaurant, nawala yung tourism. So we have a lot so grabe yung challenges namin on that part. And of course from the management part is we have really a lot of challenges in terms of going to the communities that we have kasi it's very hard to yung behavioral and the mindset of the people medyo mahirap yung pag-change. And then we are introducing bamboo as the grass of hope. Like, okay, may parang maniniwala ba sila sa amin? Parang gano'n. So that's some of the challenges that we have also in the community in introducing bamboo as the grass of hope and bamboo as the green gold. So, sir, dun sa introduction natin sa bamboo as a grass of hope, paano natin ito na-overcome? So na-overcome, yung ano na yun, yung ganong concept, it's because For myself, ginawa kong example yung sarili ko. Because when I started the company, it's just around 10,000 pesos. Yan lang yung capital. Because I came from a very poor family, so wala talaga kaming capitalization na malaki. It's, kasi during the time nung sinimulan ko to, kakapatapos ko lang ng mga pamangkin, yung mga kapatid, kakatapos ko lang ng pagpapaaral when I was in a corporate world. So wala talaga siyang savings. So I make myself as an instrument na sabi ko, by means of this, simpleng bamboo, yung maliliit na bamboo or yung idea from the sumpak, by means of this, in just a year when we just started in 2018, we earned at least 6.8 million. Pesos and up to date parang we earn almost around 18 million yung na ibenta namin and we help almost 68 families of farmers wow. out of poverty during pandemic na kahit affected kami we help we provide relief assistance employment opportunities to the different communities and we reach almost 2,782 families yung natulungan namin during the time of pandemic. And with this innovation, we're able to eliminate around 1,100 tons of plastics eliminated from the environment. Sabihin natin, hindi siya ganun kalaki, but in every plastic na natatanggal natin, that's a big help already for the environment. How much more we're able to eliminate 1,100 tons of plastics eliminated from the environment. And we show to the community the story of our people, the story on how these farmers uplifted
their life. Iyan yung talagang ano natin, goal natin. May inspire yung ating mga kasambahan na mag-isaka. Na kahit na mayroong pandemic, eh, mayroon pa rin tayong pag-asa. Hindi hadlang na mayroong pandemic. And one more thing is, itong negosyo mo talaga nakakatulong, hindi lang po sa ating mga livelihood program, pero pati na rin po kay Mother Earth. Speaking of straw, napakadami po talagang straw pag pupunta ka ng Manila Bay, di ba? Pag nagkaroon ng cleaning doon, pagkita mo straw, sachet, yun yung mga plastic bags, yun yung mga hindi talaga napupulong at nakakasira sa ating kaligtasan. Kaya magandang alternative nga po itong bamboo straw na meron kayo. And yung sa toothbrush na pwede ka pang makapag-throw ng nara at akasya. Yes, di ba? Yes. Bago ko makalimutan pala sa mga kapwa nating magsasaka, ang bamboo ay dineklara na ng Department of Agriculture as a high-end crop. So meaning high-end na siya, part na siya. Like for example, yung mga high-end crops natin is we have coconut, we have rice. So kasama na doon yung bamboo. Okay, so yung mga magsasaka natin, for your information, bamboo is already a high-end crop declared by Department of Agriculture last February 2020. Bago lang, ah. Yes, okay. Bago lang po. Sa pagsusulong natin sa bamboo, at last for how many years, people advocating bamboo. Ngayon, we're good that nakinig na talaga ang DA, ang Department of Agriculture, na i-declare ang bamboo as a high value crops. Yay! Alam naman natin na ang bamboo ay kasama na natin yung simula pa sa ating mga kaninunin. Yeah. Ayan. Sir Mark, thank you po sa pagsama sa amin. Yes, maraming salamat po, Doc Lina and Miss Ami. Opo, kayo po ay isang inspirasyon. Maraming salamat po. Sir, sa susunod ulit na, ma-invite namin kayo. Sure. And Doc Lina, thank you din po sa pagsama. Pansamantala, maghihiwa-hiwalay muna tayo. Pero magbabalik pa rin po kami sa mga susunod na araw. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.